Nagmumuni-muni pa December, January, na itong taon na to. Nag-ano pa tayo, parang nagkipag-ano pa tayo sa ano, pandemic, no? Tama. Pandemic din ngayon hanggang ngayon pa rin naman, meron pa rin naman at meron pa rin namang binabantay ang virus na hindi pinipigilan na hindi na lumala pa, no? Yung ano nga yun, monkeypox, kasi sa Amerika parang lumalala siya eh. Then dito sa Pilipinas ganun din. Pero parang hindi na siya bago sa atin eh, pag napapanood natin sa television ano eh. Sus, wala, tinatakot yun lang kami. Parang ano na yan eh, hindi na ganun kaano sa atin eh, no? At ganun din po sa mga previous ano pa po natin yung pagkakaroon po ng eleksyon hanggang sa may talaga ang ating bagong pangulo, no? Ganun din po sa yung mga nakaraang buwan, yung mga pagtalaspag daan ng mga bagyo, no? Na sinalanta po ang ating mga kababayan. Then eto pa, dako na po tayo sa ating devotional. Ang title po natin ng devotion ngayong umaga ay ang Magsilbing Ilaw sa Sanlibutan. Ang key text po natin ay ang Philippians 2, 12 to 18. Basahin ko po sa Tagalog. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang sanlinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. 16. Na nanghahawakan sa salita ng buhay, upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan ni nagpapagalman ng walang kabuluhan. 17. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nagkikigalak sa inyong lahat. 18. At sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Ang book ng Philippians po, no, karamihan naman po alam nila na natin na si Paul o si Pablo po ang sumulat nito, no, ng Book of Philippians. Napakaganda po ng book na to, na sinulat po niya na siya ay nasa bilangguan, no? Na siya, habang siya ay nakabilanggo. At kung bakit Magsilbing Ilaw po ang title ng devotion natin ngayon, ngayong umaga, ito po ay dahil nagkaroon po ako ng nakaraan ng mga katanungan sa sarili ko na nagsilbing ilaw ba ako sa aking pamilya? O naging mabuting halimbawa ba ako sa aking mga kapitbahay, sa aking mga trabaho, ganun din sa aking mga kapatiran, sa inyo, sa bawat isa, sa atin. And ang chapter 2 ng Philippians po, ito po yung nagpaalala sa akin na magpatuloy na lumakad ng may kabuluhan, magpatuloy na paglabanan ng kasalanan. No? Ito po yung sa verse 12 to 18. Bilang Kristiyano po, ano, hindi po tayo laging malakas, physical at spiritual, no? Physical na nagkakasakit tayo, hindi po laging, kumbaga, hindi ka laging strong, no? Ganon din po sa spiritual. Nakalimutan ko lang po yung ano eh, hindi ko maalala yung sa verse na tawag nito na yung tao, ano, ang tao ay madaling makalimot. Hindi ko po mahanap yun. Hinahanap po siya.
Tapos tuloy po tayo. In chapter 12 po, ito po yung nagpapaliwanag na dito po na ano na parang na buhayan ako na oo na kailangan ko talagang magpatuloy magpatuloy na ito po yung chapter 12 na naging ano ko po to yung life ano applicational ano tawag nito personal application ko na life verse personal application ko po tong ano na to na nasa verse niya po yung ano sa English po work your salvation with fear and tremble po no at malinaw po na sinasabi dito sa 12 to 18 na ito po sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo ng pagnanais at paggawa ng kanyang mabuting gawa na lagi po niya tayong ano lagi pong kasama tayo ng Panginoon lagi niyo po tayong sinasamahan sa ating araw-araw na ginagawa no and sa 14 gawin ninyong ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo muli kagaya ng nasabi ko kanina naging reminder to sa akin kasi yung sa mga tanong na nasabi ko laging ano siya mga nakaraan ay hindi talaga maganda yung naging parang katayuan ko sa ano sa pananampalataya no bakit magsilbing ilaw ng sanlibutan kagaya nga po sinabi ko kanina na yung sa tanong na naging mabuting ano ba ako? Opo, yun nga na naging isa sa atin naging hindi talaga malakas. Naging hindi laging araw-araw malakas, no? At yung pagpapaalala itong Kapaskuhan na sa atin ng Panginoon na muli na siya'y namatay. Siya'y nagkatawang tao na matay at muling nabuhay, no? Na laging tuwing Pasko, parang naaalala natin na parang nagiging ano na lang ano, ito na bata ako nakalakihan ko. Nagpapasko parang uy pera to. Karuling, mga ngaruling, no? Mga ninong, ninang. At dito po ako magano magko-close po no. Yung atras po tayo sa chapter 6 basahin ko lang po sa Tagalog sa 6 to 11. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasay, natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya, naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ito pong nabasa ko to at nung binabasa ko rin po itong Book of Philippians, grabe, sa Tagalog, parang ang ano niya eh, ang ano ni Paul, yung parang naikinita ako yung nangyayari sa kanya sa loob ng bilangguan, no? Na, at ang paalala sa atin na itong Kapaskuhan at nalalapit na pagtatapos ng taon, na patuloy po nating alalahanin ang sakripisyo ng naginawa sa krus ni Jesus ng ating Diyos. Na ang ebanghelyo ay may bahagi natin sa ating
mga mahal sa buhay. Ito po ang sinisikap ko na gawin sa na mangyari sa aking pamilya, no? Na tayo maging isang silbing ilaw ng Sanlibutan. Ilaman po. At dako na po tayo sa ating congregational prayer, no?